araw mga kaibigan, welcome po sa pinakaunang episode ng ating programa, Swerte o Paningkamot. Mga kwento ng tagumpay na nagbibigay sigla ng ating pamumuhay dito sa mundo. Tagumpay na nagdadala ng positibong pagbabago sa karaniwang tao ng pamayanan. Napanood niyo na ba ang advertisement na ito ng Testa sa National Television? Alam niyo ba na ang modelo ng patalastas na ito ay taga rito lang malapit sa atin? Siya po si Jerome Pastrana Biaco ng Barangay Pikanan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Gaya ng nakararami sa atin, si Jerome ay laki sa hirap. Siguro na itanong niyo kung paano siya napunta sa patalastas na ito. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Marami ang graduate, ngunit walang mapasukang trabaho. Marami ang may trabaho, ngunit hindi sapat ang kita. Ngunit paano kaya kung ang problema ay kung paano makapagtapos ng kurso ang tulad ni Jerome? Ganito ang buhay na kinalakihan ni Jerome Biaco. Bilad sa araw habang naghahanap ng mapagkakitaan sa putikan. Sa kakarampot na kita, natutulungan niyang buhayin ang sarili at natustusan ang kanyang pag-aaral sa elementarya at high school. Sa ganitong paraan na rin, umaasa ang kanyang mga magulang upang buhayin silang magkakapatid. Nakakalungkot mang isipin, tanggap na niya na ganito na lang ang buhay nila hanggang pagtanda. Nais man niya makapagtapos ng kurso, subalit hindi maaaring baliwalain ang kahirapang kanilang nilalabanan sa araw-araw. Ngunit nang minsang napadaan sa isang career fest na ginanap ng Westmin Institute of Technology, isang accredited training provider ng TESDA sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, hindi pinalampas ni Jerome ang pagkakataon upang makapag-apply bilang scholar ng TESDA sa pamamagitan ng Training for Work Scholarship Program at kumuha ng Shielded Metal Arc Welding. At pagkatapos ng 46 days, nakumpleto niya ang training at pumasa sa assessment. Mula noon, hindi na tinantanan ng swerte si Jerome at pinalad naman ito makapagtrabaho kaagad bilang automotive welder sa motor pool ng local government unit of Kumalarang sa Zamboanga del Sur. Habang nagtatrabaho, minabuti na rin niyang mag-aral at natapos ang automotive dito pa rin sa Westmin. Dito na niya napagtantong uungat nakadapa pa rin. Subalit, sumasahod na siya ng malaki-laki at di na kailangang pumalaot at lumusong sa putikan upang maigapang ang buhay. Akala ko noon, hanggang ganoon na lang ang buhay ko. Pero salamat sa TISDA at Westmin Institute of Technology at nakapag-aral ako ng welding at ito na ako ngayon, automotive welder. Ako si Jerome Biaco, Tatak, TISDA. Dali, ania na ang bangko nga kasaligan ug subok sa panahon. Andam mo serbisyo sa mga katawan. Aduna sila'y savings deposits sama sa ordinary savings, golden savings, NEO savings for kids, ATM deposits ug time deposits. Sila nagatanyag sa pinakataas nga pahulam up to 500,000 pesos sa ilang consumption loan, salary loan, ATM loan, car loan ug up to 3 million sa ilang agricultural loan ug SME loan. Aduna pud sila'y serbisyong gitanyag sama sa GCash, electric bills, Dapitan City cable payments, o Dapitan City water bills. Ayaw na paglangan! Tala na! Bisitahi ang ilang buhatan sa Andres Bonifacio Avenue, Pagting, Dapitan City with telephone number 065-213-6263 or 908-8325 o sa ilang branch sa Dipolog City sa may Burgos Street, Central Barangay with telephone number 065-212-1009 or 908-2953. Community Rural Bank of Dapitan City Incorporated, ang Bangko sa Tanan.
Ang Community Rural Bank of Dapitan Incorporated, ang bangko sa tanan, nagatanyag usab sa APDS Teachers Loan with 0.62% interest and 4% service charge. Dream ko, aside from singing, tumangkad. Kaya as early as now, I take Top Teens. Kaya for young teens like me, Top Teens! During exam, I have a hard time with my lessons. But now, with Top Teens, kayang-kaya. Kaya for young teens like me, Top Teens! It's hard to cope up with my sched in school and rehearsals. Buti na lang, may Top Teens. Helps me to be smarter and healthy. Kaya for young teens like me, Top Teens! Hi! Ako dahil si Paul Jan Castillo. Kung gusto niyo yung mahamis ang inyong mga pamanit o mawalang inyong mga pimples, sama nako, gamit na mo sa Arabian Cool Herbal Soap. Nakita gayud nako ang resulta na nihamis o nawala gayud ang akong mga pimples. Yeah! Don't just dream about owning a car. How about driving one of your own through financing at RC Motors? Drive your Honda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Hyundai, Japan surplus cars, and second-hand units. Yeah! Available at RC Motors Rent-A-Car, Mercedes-Benz Van, Honda Fit, and Honda CR-V. Hurry, see the car provider, Mr. Ricky Cuenca at RC Motors. Highway Minaw, fronting the Water District, or call the following numbers, 0939-418-8500-SMART or 0917-792-5473-GLUE or email rcmotors@rcmotors_2012@yahoo.com. RC Motors. Be counted as the newest landmark in food and entertainment here in Dapalag at Pangase Entertainment. Laugh till you drop with their stand-up comedians, mouth-watering seafoods, or simply socializing at the bar with shots of wines and beer. Getting along with friends, acquaintances, family or loved ones, Pangase offers the video geek cubicles at the second floor. Never get out of Pangase without a taste of the specialty of the house, the rice, wine, or Pangase. But wait, Pangase Entertainment has more. The seafoods market at the ground floor were freshest you can taste, even when it's cooked. So why go somewhere else when the experience never ends at Pangase Entertainment along Malabar Street, Dapalag City. May mga taong maagang dinatnan ng swerte, umasenso sa buhay kahit di naman ganun kabigat ang pinagdaanan. May mga tao namang labis-labis ang pagsisikap at doble-doble ang kayod sa maghapon. Ngunit hanggang ngayon ay salat pa rin sa buhay at di nadalaw ng swerte. Ngunit ano nga ba ang sukatan ng tagumpay? Salapi ba o kaligayahan? Narito ang kwento ni Celso Pobadora Jr. ng Barangay Guling, Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng perang naiipon. Ito ay nasusukat sa saya na nagkukumpleto ng buhay ng tao sa bawat araw na gawa ng Diyos. Ako si Celso Pobadora Jr., graduate ng automotive servicing, isang mekaniko at assistant trainer. Ito ang aking kwento. Pagsasaka ang kinagisnang hanap buhay ng pamilya ni Celso sa lupaing hindi nila pag-aari. Sa murang edad, kinailangan na niyang magtrabaho dahil sa kahirapan. Kaya hindi niya napahalagahan ang pag-aaral. Ang makatuntong sa elementarya ay sapat na para sa kanya. Isang tag-araw, namasukan si Celso bilang katulong sa isang rice mill sa kanilang bayan. Aksidente siyang nakuryente at nasabugan ng electric transformers. Dahilan na kanyang muntikang pagkamatay at pagputok ng kanyang tagiliran. Halos isang taon din siyang naging baldado. Kaya lalo pa siyang nawala ng pagkakataong makapag-aral. Nang bumuti ang kanyang kalagayan, naghanap ulit siya ng trabaho. Nakipagsapalaran sa iba't ibang probinsya hanggang sa nakapagtrabaho bilang katulong sa isang motorcycle parts store sa Cebu. Dito siya unang nagkahilig sa pagkukumpuni ng motor at makina at nagkaroon ng ideya sa ganitong uri ng industriya.
Umuwi si Celso sa Sibugay, ngunit hindi na nakabalik sa kanyang trabaho dahil kinapos ng perang pamasahe. At habang dumidiskarte kung paano kumita, napadaan si Celso sa isang career fest ng Westman Institute of Technology na isinagawa sa kanilang barangay. Dahil libre, napag-isipan ni Celso mag-apply bilang scholar ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA. Hindi naman nasayang ang pagkakataong ipinagkaloob ng gobyerno upang siya'y makapag-aral ng automotive servicing at naging sertipikadong manggagawa. At dahil sa kasipagang kanyang ipinamalas, kinuha siya kaagad bilang mekaniko sa automotive shop na ito. Hindi na niya pinangarap mag-abroad dahil gusto niyang makatulong sa mga kabataang tulad niyang nasadlak sa hirap ng buhay. Kinuha rin siyang assistant trainer ng automotive servicing ng kanyang paaralan. Sa TESDA, wala man gani kuming dato, pero hayahay na yun. Labis-labis ang saya ni Celso sa mga pagbabagong nakamtan. Ako si Celso Pubadura Jr. Sa TESDA, sumaya ang buhay ko. Buhay niyo, sasaya rin sa TESDA! Ang kwento na ito ni Celso ang naging grand winner ng Tatak TESDA Video Making Contest Year 2 School Category noong nakaraang Mayo ng taong ito. Kung kayo po ay may mga graduate, mga kakilala, mga kaibigan na may natatanging kwento ng tagumpay na gusto niyong ibahagi at maging inspirasyon sa iba, makipag-ugnayan lang po sa amin dito sa PosiTV. Kung mag-email sa positv@gmail.com. Ito po si May Torno hanggang sa susunod na episode ng ating programang Swerte o Paningkamot. Laging tandaan, swerte man o pagsisikap, mas malas ang tao, walang pangarap.